Kumusta mga karesiklo? Sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa ang isang disenyong enclosure tulad nito. Gumamit ako dito ng mga resiklong bagay lang. Meron, ito yung isa sa mga lock nya. Yan. Yan. Yan yung isa sa mga lock nya. At syempre, ito yung karagdagang lock para mas matibay yung enclosure. At syempre, mahalaga, merong bukasan. Yan. Para madali magpakain ng ating mga alaga. Okay? Una natin gagawin, guys, mga karesiklo, tatabasan natin yan dito para magkaroon, para pwede natin siyang takpan. Okay? Dahan-dahan lang nating sikat para antay siya. Yan. Ganito yung mangyari, guys. Tatanggalin natin ito. Sunod, mga karesiklo, kukuha tayo ng lumang wire or cable wire na pwede nating ilagay dito. Ididikit natin dyan para maging matibay. Yan. Kasi kung hindi natin lalagyan, malambot siya. Pero pag nilagyan natin ng cable wire or electric wire, magiging matigas at matibay na. Sunod na gagawin natin, mga karesiklo, idikit yung wire gamit yung glue. Yan. Paikot para mas matibay. Paikot natin. Sunod na gagawin natin, mga karesiklo, ipantay natin to dyan. Sukatan natin. Lagyan natin ang marka o linya. Yan. Tatabasan kasi natin yan gamit yung cutter or gunting. Yan. Kakat natin dito. Dahan-dahan lang rin. Yan. Dapat maging ganito, mga karesiklo. Yan. Okay. Sunod. Ito naman, hatiin ko sa gitna para yan yung magiging bukas sara dito na gagawin natin. Yan, nahati ko na gamit yung cutter at gunting. Dito ko siya ilalagay. Okay. Next, guys, mga karesiklo, sunod na gagawin ko, bubutasan ko dito. Yan. Gamit ito. Mainit na siya kaya mabilis siya magbutas. Yan. Okay na siguro yung butas niyan. Sunod, mga karesiklo, kailangan natin gumamit ng mga ballpen na wala ng mga tinta. Ang mahalaga yung merong design na ganito. Yung may thread siya. Nilalak ng paikot. Ganun. Yan. Kasi kailangan natin yung may thread. Para yun yung magiging lock ng takip na enclosure. Bali, kukunin lang natin, mga karesiklo, yung ganito. Mga ganito kahaba, okay na. Puputulin natin yan gamit yung lagaring bakal or cutter. Pero mas okay yung cutter. Tapos, ididikit natin dito sa yan, sa labas. Pwede rin sa loob. Pero, itong ginawa ko, sa labas ko nilagay. Dinikit ko na ito at nilagyan ko ng dagdag clip dito na nakaulsiti para nung nilagyan ko ng glue, mas tumibay pa siya. Yan. Kasi ganito yan, mga karesiklo. Magkakaroon siya ng lock dito. Okay? Yan. Pag tinanggal, ikutin lang. Yan. So, bali ganito mangyari. Ito yung binutasan natin kanina. Yan. Para nakalock na siya. Hindi siya matatanggal basta-basta. Okay? Sunod na gagawin natin, mga karesiklo, kailangan ulit natin ng mga ballpen. Hatiin natin sa tatlo tong ballpen na to. At kailangan nating makakuha ng tulad nito. At ididikit natin yan dito para maging pinakabisagra. Yan. Okay? Bali, ididikit natin yan dito
Yan. Kailangan tibayan natin para wala siyang kagalaw-galaw. Sunod na pwede natin gawin mga karasiklo, pwede tayo magdagdag clip dito para pag dinikita natin ang glue, mas makapit siya. Mas matibay. Oops. Kabilaan yan, titibayan natin para wala kagalaw-galaw. Kailangan dikitan natin ng mabuti. Lahat ng pwedeng madikitan, dapat dikitan natin. Kung tutusin guys, mga karisiklo, mga kakeeper, pwedeng wala na tong ano eh, clip. Sa akin lang kasi, gusto ko yung mas matibay siya. Sunod na kailangan natin mga karisiklo, paper clip uli, saka basyon ng ballpen na pinutol na natin, saka yung ganito, stick yata to sa balloon. Pwede na ito basta may butas sa gitna. Sunod na gagawin natin mga karisiklo, pwede tayong kumuha ng panlagay dito sa loob na paper clip or kahit alambre. Ayan dyan. Lulusot natin dyan. Pwede hindi kita natin ng glue para mas matibay siya. Ayan. Parang ganito. Ayan. Ayan. Ayan, paikot siya. Ganito yung kailangan natin dito sa ilalim. Bali mga karisiklo, nagdikit pa ako ng isang paper clip dito. Ayan. Pampatibay din pa rin yan. Pagkatapos mga karisiklo, ilalagay natin siya dito. Ididikit natin dyan. Dito sa ilalim ng pinakatakip. Ayan. Dyan natin ididikit. Kailangan lang mga karisiklo, idikit natin ang husto. Ayan. Para matibay talaga. Sunod mga karisiklo, yung nilagay natin ito, dito sa ilalim, kailangan ipantay natin at bubutasan natin dito. Ayan. Kabilaan. Kailangan sakto doon para mailagay natin ito. Okay? Ayan, ganito yan mga karisiklo. Ilulusot natin dyan sa binutasan, tapos padadaanin natin dyan sa loob. Ilulusot natin dyan. Yan, bali ilampas natin hanggang sa kabilang butas, sa kabilang bahagi ng enclosure. Itupin natin siya para hindi siya lumampas, para nakalak na rin siya. Ganon din dito sa kabila. Yan. Malambot lang naman yung paper clip eh. So yan guys, ganito na siya. Okay? So ayun mga karisiklo, bali meron akong dalawang ginawa ngayon. Isang mababa, isang mataas. Magkaibang klaseng klase ng alaga natin ito. Para guys, para mas maging effective pala yung lock nito. Yan. Bali kailangan natin gumawa ng ganito. Ipapakita ko sa inyo paano. Bali kailangan natin idikit ng glue uli dito. Siyempre kailangan matibay talaga siya. Okay? Kailangan matibay. Ayan, sa tingin ko okay na to. Para mga karisiklo, pag nilagay natin yan dyan, talagang may ilalak niya. Ayan. Nakalak. So, walang kagalaw-galaw. So, yun lang guys. Bali mga karisiklo, sa sunod na video ko na ipapakita kung paano ko gagawa ng lock itong apat na ito. Ito yung sa last video ko, kung paano ko ginawa yung ganito enclosure. Yan. Saka ito yung dalawa ngayon. Sa sunod na video ko guys, mga karisiklo, mga kakeeper, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawan ng lock. So yun lang, tatapusin ko na yung vlog ko. Sana supportahan nyo yung aking channel. Thank you. Bye bye.